Guys, ngeneng. Mari kita tayo sa side. Ito, pag-uhukay, tuloy-tuloy pa rin. Tapos mayroong swimming pool. Lumuulan ngayon, kaya nagkaroon ng tubig itong mga buhukay. Gagawin natin yung mag-steelman. Steelman. Papabrikit ng bakal. Hindi. Lateral stirrups. Okay, okay, yun. Assemble lang. Patungan ng bender. Tatapusin natin kasi yan, magbablinding tayo ngayon. Tapos bukas, babagsak natin yan sa putings, sa kulong. Bus tayo ng putings ng umaga, mga after 2 hours rest siguro. Sun natin yung kulong. Medyo kaulan guys. Wala tayo kahoy. Ay, nito. Sagari. Meron ka ba? Susunod. Meron tayo ano dyan? Dinala ko ano? Hindi. Meron akong grinder na pangputol lang narito eh. Balde po kayo. Balde mo, Roger. Para yung swimming pool dito na ni matanggalan ng tubig. Hey guys, time check 1 o'clock. So gagawa tayo ng concrete blocks para sa footings saka columns. So, may putol ng bakal para sa footings. Susunod naman, puputol ulit kami ng pang lateral stirrups. Ito, tuloy-tuloy pa rin yung pag-uukay. Sa dulo. Tuloy yung plano kung mabuhusan yung putings para tolong bukas para sa tatlong bukas. So bali tatlong bukas na lang saka na lang mag-restart ang pagbukay ng tatlong bukas para mabuhusan po yung putings sa kolom. Para ito, may balik po ulit sa kabukayan. Para pag nagsukay ulit ng tatlong butas, mayroon kaming paglalagyan ng nahukay. So, yun naging plano ko. Para yung trabaho,
walang antala, saka walang sagabal. Pagka nag-stop uli ako ng pag-uukay, isa rito, at ito, ang pangulo, para sa ano na butas. So, bali, ito yung gagawin natin hulmaan para sa concrete blocks na 7.5 cm. Ito, para pag patong natin ng coatings, makukuha natin yung eksaktong concrete cover, kaya mayroon tayong ganang narito. Papabrikit tayo ng steel para sa kolom. So, itong mga bagal na yan, tapos to, ito yung fabrication namin, rinding para sa footings. Yeah. So, ito yung sitwasyon. Inuukay. Siguro ang lalim noon, mga 1.2, kailangan pa ng almost 30 cm para doon sa bit footings. Mamaya maglalagay kami dyan ng kukuha ko ng road level para dito sa depth of footings ko. And dito guys, nililabel kami mamaya dyan para sa tatlong footings para makuha ko yung exact level ng footings. So, tubig-tubig. Yan. Tapos tayo. Bali, dumating na yung order kong graba, buhangin. Pero mamaya, maghahalo kami ng pang blinding bukas. Bubuhusan namin yung tatlong footings saka yung short columns para maitabon namin yung nahukay dito para sa tatlong footings. Wala, para magkaroon ng space. Pag naghukay uli ng tatlong footings. Sana matapos ito mamaya. Para yung plano kong buhusan yung footings ngayong gabi o may hapon. Yan guys, hindi na lang siguro to, mga 20 cm lang siguro to, mga kaya pa. Kaya yung plano kong magbubuhos ng blindings, magagawa namin mamaya ng hapon. Yung ano, bago maggabi. Depende na rin sa pag-ukay, sa ukay. Matatapos na ito, hindi. Pero palagay ko matatapos to. Sana nga. Para yung target kong date, makapagbuhos ako ng puting bukas. Ulan kanina. Buti na lang may kubong itong parking, kaya walang delay yung pag-uukay.
Ayan guys muna. Ayan na lang kung ano yung susunod na trabaho nila rito. So dito kami kukuha ng 1 meter. Oo. Ayan. From road level 1 meter. Yan yung magiging reference namin. 1 meter. Ngayon, ito, batuan natin ng 1 meter. Ito to. Itong ano, post level. Paano kung tapat mo lang yung ano? Ah. Si ano ang magaan yan. Kuha ng level. Basta ta... Tigisa tayo, tigisa. Oh, tigisa. Tigisa kayo. Tigisa kayo. Ayan. Huwag mo na itaas na. Doon. Gusto ka pa raw. Patakan mo doon sa pader. No. Out ba? Yan. 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 Oops, walang gagalaw. Huwag mo nagagalaw na. Huwag mo na no. Saglit. Ayan. Ayan. Okay. Wait ka. Ayan. Wait na. 1 meter yan ha. Tapos, salud tayo. Diyan ka lang. Ayan. So, dito na kami sa loob ng building. Ayan. Bali, 1 meter siya. From road level. Ito na yung reference ko para dun sa depth level ng footings ko. Ayan. Tapos dun, i-distribute ko, kaikot yung 1 meter reference ko from road level. Ayan. Guys. Bali kasi magbo-boost na ako ng lighting para makuha ko natin yung exact depth level bago tayo mag-boost ng blindings. Yan guys, yun ang procedure para makuha ko yung exactong depth level ng footings from 1 meter road level. Yan guys. Ayan, namarkahan na yung references namin na 1 meter from road level. So ito na yung magiging reference level namin lahat ng mga tip of footings. See you muna guys.